أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang gabi po sa ating mga minamahal naming taga-subaybay sa mga oras na ito. At ngayon mga kapatid, ay narito na naman po tayo sa ating tuloy-tuloy na pagpapaliwanag patungkol sa At-Tauhid Al-Muyassar. At ngayon ay dumating na tayo sa 24 na serye ng ating pag-aaral. At ito ay tumutukoy pa rin, no? Ang paksa na ang ating tatalakay sa mga oras na ito ay tumatalakay, tumutukoy pa rin sa tinatawag na al-ibada. So, nakuha natin na ang ibada, mayroon siyang tatlong arkan. Al-mahabba, al-khashya, al-khawf, at saka al-raja. So, ito ngayon ang pag-usapan natin, yung al-raja o ang tinatawag na paghangad. Okay? Ang paghangad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay tatlo, aksamhu tharatha. Mayroon siyang tatlong uri. Okay? Una-una ay yung raja, ibada. Ito yung paghangad na nauugnay sa pagsamba. At ito, wa huwa raja Allah wahdahu la sharika lah wa huwa naw'an. Dalawang uri daw ito. Yung paghahangad kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang walang katambal, ay dalawang uri. Una, sabi niya, ay raja mahmud. Pangalawa, ay raja madmum. So ano ibig sabihin na raja mahmud? Ito yung paghangad na kagalang-galang, umarangal o kapuri-puri na paghangad. Okay? Wa huwa ar-raja al-maqrun bil 'amali wa ta'atillah. So ang example po nito, yung pangangarap na ito o paghangad, ay ito yung pangangarap ng isang bagay, halimbawa ay sa pamamagitan ng, nakukuha mo ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Halimbawa, hinahangad mo yung kapatawaran ni Allah. Okay? Naghahangad ka ng kapatawaran ni Allah at idinadaan mo sa pamamagitan ng taa, pagsamba, pagdarasal. Ang hinahangad mo, gusto mong makapasok sa paraiso. So, ikaw ay nagdarasal. Idinadaan mo sa pagdarasal. Hinihingi mo na makapasok ka sa paraiso. Hinihingi mo kay Allah na patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang una. Wa huwa ar-raja al-muqri. Ito ay sa pamamagitan ng gawa o pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay marangal o kagalang-galang na pangangarap, paghingi. Ang ikalawa ay raja madmum. Raja madmum. Wa huwa raja biduni amalin wa huwa amaniyun wa ghurur. Okay? Ito raw yung pangangarap o paghangad na walang gawa. Wa huwa amani. Ibig sabihin, nangangarap ka lang. Kunyari, bigyan kita ng example. Gusto mong pangarap mo magkaroon ng magandang bahay, ngunit wala ka namang trabaho. So, hindi maganda yon. Okay? Paano makuha yon? Iwala ka sa gawa. Halimbawa, gusto mong patawarin ka ng Allah sa mga nagawa mong pagkakasala, ngunit hindi ka naman nagsasala. Hindi ka naman humingi ng tawad sa Kanya. Okay? So, hanggang pangarap ka na lang. Hanggang pangarap ka na lang. So, wala yon. Okay? At ang dalawa na uri ng ang raja ay raja o shirk. Ito yung pangangarap na nauuwi sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa raja'u ghayrullahi fi shay'in la yamliku illa Allah. Ito yung paghahangad mo ng ibang bagay, mga bagay-bagay na ididadaan mo doon sa mga nilikha ni Allah. Hindi ka dumidirekta doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan ko kayo ng example. Okay? Ikaw
ay humihingi ka, magkaroon ka ng, kunyari hindi ka nagkakaanak, ano? Hindi mo nabubuntis, hindi nabubuntis si Mrs. So ang ginagawa mo, pumupunta ka doon sa mga puntod ng libing, sa mga libingan, sa mga puntod. Humihingi ka doon dahil may namatay na awliya o may namatay na, o di kaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manghingi ka doon, pumunta ka sa Madina at humingi ka doon, yun ay shirk na may tuturin. Hindi po pwede yun. So, ang ganoong klaseng paghahangad ay hindi katanggap-tanggap. Shirk po yun. Ang ikatatlo na raja ay yung raja na tabi'i. Ito yung natural nature. At ito ay pwede. Idarajaw ta shay'an min shaksin yamlikhu wa yaqdiru alayhi kakaulika arju an tahdur. Okay, ito daw yung paghahangad mo ng isang bagay sa isang tao na may kakayahan siya. Okay? Katulad ng halimbawa, please, sinabi mo, please lang, humatin ka ha, bukas sa pag-aaral. So, pwede po yun. Okay, so hinahangad mo na umatin siya sa pag-aaral. Yung po ay pwede. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sino man sa inyo, sino man sa atin, sino man ang gusto niya na makasalamuhan niya ang kanyang Panginoon, okay, ay gagawa siya ng mga mabubuting gawain at huwag siyang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit isa man. So bago yun, mga kapatid sa pananampalataya, natapos po yung ating lecture, so meron akong iwan dito na napakagandang hadith na mula kay Tirmidhi na kanyang sinabi, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna ala Allah. Ang ibig kong sabihin nyo, mga kapatid, ay ang pinaka matalino, pinaka matapang, magaling, malakas ay sinong yung taong dana nafsahu, ay hasaba nafsahu, kinuwinta niya ang kanyang sarili, wa amila lima ba'da al-maut, at gagawa siya ng isang gawain na hahabisin niya, tatamasahin niya ito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. At ang isang mahinang tao, ay ang sinunod niya ang kung ano man ang bulong ng kanyang puso. Okay? So yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman inshallah, at sa susunod ang pag-uusapan na naman natin ay ang at-tawakkul. Wa aqulu qawli hadha, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, at paki share na lang po ito. Assalamu alaikum.